anim na kababaihang Pinay, apat dito papuntang Malaysia at dalawa papuntang Singapore, nagpanggap na turista ang na-intercept ng Bureau of Immigration dito mismo sa atin sa Pilipinas sa Ninoy Aquino International Airport. July 30, 2023, nung ma-intercepto, lumalabas to, lima rito biktima ng human trafficking at yung isang kasamahan nila ay yun raw ang mismong, ayon sa investigasyon, lumalabas yun daw mismo ang human trafficker na nangangalang De Leon. During the interview, iisa ang deklarasyon ng mga babae na ito. Yung limang kababaihan, iisa ang deklarasyon. Papunta sila ng Malaysia as tourists and ang sponsor nila, yung kanilang kasama mismo na si De Leon. In-endorse na ito ng IACAT sa MBI IAID or National Bureau of Investigation, International Airport Investigation Division para maimbestigahan. Inamin itong limang biktima na nakita lang nila si De Leon on the same day na paalis na sila sa isang fast food restaurant sa Naiya. Pero ang talagang kausap nila, isang nangangalang Tiffany. Inoperan daw sila nito ng trabaho sa Malaysia, pero nung paalis na sila, ang humarap na sa kanila hindi itong Tiffany kung hindi itong De Leon na mismo. At ayon sa kanila, ito ring si De Leon ang nagbigay sa kanila ng fake employment documents. At yun din mismo yung present nila sa immigration officer. Voluntaryong inamin itong lima na binigyan sila ng instruction itong De Leon na si De Leon raw ang kanilang employer. Magpapanggap sila as tourist at paninindigan nila na itong si De Leon ang kanilang employer. At lumalabas ito rin si De Leon ang kanilang sponsor sa paglipad nila as tourist papuntang Malaysia at Singapore. At pinangakuan sila na pagdating sa Malaysia, sila ay magkakaroon ng trabaho bilang entertainer, online tutor, caregiver, at massage therapist. August 1, 2023, or kinabukasan lang, nadala na ng MBI, IAID, sa Pasay City Prosecutor Office at nirecommend itong De Leon para ma-inquest. Dahil meron nang reklamo, mismo ang MBI ang nag-file ng reklamo kasama yung limang biktima niya. Mabigat ang ipinail na kaso rito kay De Leon. Qualified trafficking in person under Section 6 of Republic Act number 9208. Wow! Illegal recruitment committed by a syndicate and in large scale and under Republic Act number 8042 as amended and istapa under Article 315 paragraph 2 of the revised penal code. Bigat na aso to. For the charge of falsification of private documents. Ayon sa report, hindi ito ang kauna-unahan na na-involve itong De Leon sa ganitong klaseng pangyayari. Nag-post pa nga raw to sa Facebook account niya noong May 10, 2023, may title na Bulok na Sistema ng Gobyerno. And then ikinuwento nito yung tungkol sa istorya niya kung paano siya na-upload. Napadala siya sa secondary inspection at doon hiningan daw siya ng kung ano-anong dokumento ng IO. Bago itong insidente na ito, apat na beses na palang na-upload itong nangangalang De Leon dahil daw sa iba-ibang klase ng discrepancy ng kanyang dokumento. Pero after nung apat na pagkaka-upload, nakalusot to, napaalis to ng naaprubahan ng IO kasi meron tong naka-notarize affidavit galing doon sa local sponsor niya na
kasama niya mismo nung oras na yon. And then, ang naging style nila, or siya mismo, bumalik to, pagkaraan ng ilang araw lang, bumalik na to, at parang lumalabas, eto, parang, siguro may medical ano lang to, na parang meron lang siyang pinuntahan doon, and then, balik ulit. Pero doon sa investigasyon lumalabas, isa sa mga binanggit na employer nito, hindi siya kilala. Pero bago itong insidente na to, meron na rin palang pangyayari na meron na rin tinangkang paalisin itong De Leon noong July 15, 2023. Dalawang kalalakihan at tatlong kababaihan papunta rin ng Malaysia. Kumwari din ito na turista, pero naano rin to, nahuli rin or nahold din ng immigration. Kaya doon sa mga gusto magtrabaho sa ibang bansa, ito moral lesson to. Huwag kayong basta maniniwala doon sa mga taong hindi nyo kilala talaga at illegal yung way ng pagkuha sa inyo as a employee nila. Kung gusto nyo talaga makapagtrabaho sa ibang bansa, dumirekta kayo sa DMW or yung dating POEA, Department of Migrant Worker ngayon yun. Doon alamin nyo yung listahan ng mga legal na agency na po pwedeng makapag-apply at doon kayo dumaan bilang legal na OFW. Ganun, kasimple yun.